Isang masaganang agrikultura, mga kaagri. Narito na ang mga kwentong tampok sa panibagong episode ng ating programa. Nangunguna sa ating pampa-good vibe stories, mga kaagri, ang pagsasabatas ng libreng serbisyong patubig para sa ating mga maliliit na magpapalay. Get to know more about the newly signed Free Irrigation Act sa ating agri-balitaan. Asahan na ninyo, mga kaagri, na mas marami pang mga proyekto ang pakikinabangan ng mga Pilipino mula sa Philippine Rural Development Project dahil sa karagdagang pondo na aabot sa 398 milyong pisong inilaan para sa Mindanao. Ano-anong mga proyekto kaya ang kabilang dyan? Tunghayan mamaya sa ating PRDP Corner. At sa patuloy nating paghahatid ng success stories ng mga grupo ng mga magsasaka na nakakuha na ng mga makinarya mula sa DA, ang kwento naman ng New Life Farmers Association ang aming ibibida sa ating Uma Asenso. At aming iisa-isahin mamaya, mga kaagri, ang iba pang mga programa at serbisyong maaari ninyong ma-access mula sa Philippine Carabao Center. Ang ating naging panayam kay PCC 12 Director Basilio, abangan sa ating Agri Talakayan. Sari-saring kaalaman tungkol sa pansakan at pangisda na naman, mga kaagri, ang aming ihatid sa inyo sa 30 minutong programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Milagros Casis. Kaya sabay-sabay na nating tukasin at palaganapin ang kagandahan at kasaganahan ng agrikultura rito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo Sok Sargent. At nagbibigay sa akin ng energy! Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din! Thank you.
sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong Linggo. Libreng patubig para sa mga magsasaka, isa na ang batas. Mga alituntunin sa bagong pautang ng DA na Farm Equipment Loaning Program, lansado na! Nasa 3 milyong pisong halaga ng banana chips processing facility, formal lang na i-turnover sa isang kooperatiba sa Tulunan sa North Cotabato. Ugnayan ng DA at mga gobyernong lokal sa implementasyon ng mga proyektong agrikultura, mas pinalalakas! At kauna-unang Regional Management Committee meeting ngayong taon, pinangunahan ng D812. Magandang araw. Good news mga ka-agri. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 10969 noong February 2. Ito ay ang panukalang batas para sa libreng patubig. Nakasaad sa naturang batas na wala nang babayarang irrigation service fees o ISF ang mga magsasaka na nagmamay-ari ng sakahang hindi lalampas sa 8 hektarya. Pinalalampas din ng batas ang mga di nabayarang irrigation fees at pagbibigay pagkakataon sa mga magsasaka para makautang. Malinaw rin sa batas ang pagsang-ayon ng gobyerno sa pagpapababa ng cost of production sa pamamagitan ng libreng patubig at pag-aalis ng unpaid irrigation service fees sa mga magsasaka at irrigators associations. Nakapaloob din sa batas na dapat ipagpatuloy ng National Irrigation Administration ang kanilang magandang operasyon sa sistema ng pagpapatubig. Ang pamahalaan din ay maglalaan ng kaukulang pondo para sa operasyon at maintenance ng mga pasilidad ng NIA. Sa iba pa nating national news, planchado na ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ang bagong iskema sa pagpapautang sa mga kooperatiba para makabili ang mga ito ng kanilang sariling makinarya sa pagsasaka. Tinawag itong Farm Equipment and Machines Loaning Program na inaprubahan kamakailan at naglabas na ng paunang 400 milyong pisong pondo kung saan maaaring makautang ang mga magsasaka nang aabot sa 1 milyong piso na babayaran sa loob ng 8 taon at mayroong 6% interest kada taon. Ang naturang programa ay hakbang ng DA upang palawakin ang pagpapatupad ng kampanyang farm mechanization sa bansa. Ayon kay Secretary Manny Piñol, makakatulong ang programa upang makabili agad ang mga magsasaka ng kailangan nilang mga makinarya upang kanilang maiwasan ang halos 16% post-harvest losses sa panahon ng anihan. Paliwanag pa ng kalihim na ang reformadong Farm Mechanization Program ngayon ay nagtataguyod ng pautang kaysa sa direktang pamimigay upang mapabilis ang pagbibili ng mga kagamitan at upang makapili ang mga magsasaka ng kanilang gustong brands. At narito naman ang mga mahalagang pangyayari dito sa ating rehiyon. Mga kaagri, isang banana chips processing facility na nagkakahalaga ng 3 milyong piso ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture 12 sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program sa Tulunan Fresh Fruits Processor Producers Cooperative noong February 21. Para sa dagdag na detalye, makiagribalita kay Justin Aquino. Iginawad ng Department of Agriculture 12 o DA12 sa Tulunan Fresh Fruits Processor Producers o TFFPP Cooperative ang nasa 3 milyong pisong halaga ng banana chips processing facility kamakailan lamang. Pinungunahan ni Regional Executive Director Milagros Casis ang turnover ceremony ng pasilidad. Hinikayat ng opisyal ang mga pinuno at miyembro ng kooperatiba na pangalagaang mabuti ang pinagkaloob sa kanila ng DA. Magpunugay kayo ngayon ng project dihatag sa gobyerno. Maswerte ka mo na cooperative kaysa ka mo sa mga pipila na nakadawat sa
Ayon kay Ginang Serenita Bernaldez, ang chairperson ng TFFPP Cooperative, noong 2014 ay nasa 3 hanggang 4 na tonelada lamang ang kaya nilang maiproduce na banana chips. Ang 3 namong kakawa, 2014, bali, nag-process kami pero sige lang kaguba-guba, hantod nga nakaisip kami ng mga ayusang bulig sa DFL. Karon nakahatag ang DF12 sa anong kakawa, dako dako kita mabulig na sila. Ito mo sa anong kakawa, 10 to 15 tons. So maka ano kami sa 22 tons kada semana. Kaya puno sila ng pasasalamat dahil sa tulong na ito ng pamahalaan ay aabot na sa 20 tons ang kaya nilang ma-produce. Sa pamamagitan din ito ay makakapag-export na sila sa Japan at China. Napag-alaman ng interbensyong ito ay full grant alinsunod sa pulisiya ng kasalukuyang administrasyon na libreng ipamigay sa mga grupo ng magsasaka ang mga makinaryang pambukid. Nag-uulat para sa AgriTayo Sock Sergeant, ako si Justin Aquino. Sa iba pang balita, pinangasiwaan ng Department of Agriculture 12 ang kauna-unahang Regional Management Committee meeting ngayong 2018 noong February 22 sa Coronadal City. Sa naturang pagpupulong, inilahad ng bawat member agency ang kanilang accomplishments ng 2017 maging ang mga proyektong kanilang ipatutupad ngayong taon. Maki Agribalita kay student intern April Keth Baldeo. Isinagawa ang kauna-unahang Regional Management Committee or RMC meeting ngayong taon ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Milagros Casis. Ginanap sa tanggapan ng ahensya sa DA12 Conference Room Regional Center Barangay Carpenter Hills, Coronadal City noong February 22, 2018. Ito ay nilahukan ng mga attached agencies at Bureau ng DA12. Kinabibilangan ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Area Development Project Office SOCSRGEN, Agricultural Training Institute RTC12, National Meat Inspection Service, Philippine Coconut Authority 12, Philippine Caribou Center 12, Philippine Crop Insurance Corporation 12, Philippine Rice Research and Experiment Station 12 at marami pang iba. Isa sa mga naging highlights na ibinahagi ng ahensya ng DABFAR na pinangungunahan ni OIC Director Yusuf Pendaliday Jr. ay ang mga naitupad nilang proyekto ngayong administrasyon. Kagaya na lamang ng MMK o malinis at masaganang karagatan na ginanap sa Kalamansig, Sultan Kudarat na kung saan nagsagawa ang ahensya ng 370,000 mangrove rehabilitation and bamboos planted na nilahukan ng nabanggit na komunidad. Ipinagmalaki din ng ATI 12 na noong nakaraang taon ang mga nailunsad nilang trainings na umabot sa 179. Taas noon namang ipinahayag ng PCIC ang kanilang accomplishments ng iba't ibang production and claims sa palay, corn, high-value crop, livestock, non-crop insurance and fisheries sa mga nasasakupan nitong lalawigan. Ang iba pang mga attached agency ay ipinakita rin ang mga natatangin nilang nakamit sa nakaraang taon. Lubos naman ang pasasalamat ni Director Casis sa suportang ipinakita ng mga ahensya sa pagpupulong. Nag-uulat para sa AgriTayo Sock Sergeant, ito si April Keth D. Baldeo. Samantala, naniniwala ang Department of Agriculture 12 mga kaagri na mas magiging matagumpay ang implementasyon ng mga proyekto nito kung matibay ang ugnayan nito sa mga gobyernong lokal. At kaugnay nito, isang DALGU Complementation Forum ang ikinasa ng tanggapan upang talakayin ang mga usapin na may kinalaman sa implementasyon ng mga proyekto nito, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Maki Agribalita kay student intern Aljon Piansing. Hinihikayat sa ngayon ng Department of Agriculture ang mga lokal na pamahalaan sa Rehiyon 12 na tulungan sila sa implementasyon at monitoring ng mga programa nito. Sa pinakahuling forum sa pagitan ng DA12 at mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan, binigyang diin ni Regional Executive Director Milagros Casis na kinakailangan ng ahensya ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa mga adikain nito. The local government unit in the region play vital roles in the success of the implementation of projects under the Department of Agriculture. Kung wala po kayo na aming mga partners,
Kaya mahihirapan po ang Department of Agriculture sa pag-implement ng mga programs and projects na intended para po sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ang tulong ng mga lokal na pamahalaan sa monitoring ay magtitiyak sa project sustainability ng lahat ng ipinatutupad ng DA. Isa sa mga pamamaraang binigyan pansin ni Director sa monitoring ay ang paggamit ng LGU ng Rapid Appraisal of Emerging Benefits o RAEB na ipinakilala ng Philippine Rural Development Project. One tool I would like the LGUs to replicate in monitoring or identifying the success indicators of projects, not just from the Department of Agriculture, but as well as their own projects or those coming from other government agencies, is the Rapid Appraisal of Emerging Benefits, or the RAEB, introduced by the Philippine Rural Development Project, or PRDP. Through this tool, PRDP can easily scale if the project really prospered or met the goals indicated in the project designs and standards, or even broad changes in the target communities. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, nasusukat ang tagumpay ng proyekto ng PRDP at ang mga maaari pang may pasok na inobasyon upang mas mapaganda ang implementasyon. Sa pagtitipong ito, nasa 150 opisyal mula sa lokal na pamahalaan sa rehiyon ang nakilahok. Naguulat para sa AgriTayo Soc Sergeant, Aljon Espiansi. Nagkaroon ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa pagsasaka ng kape ang mga coffee grower ng Rehiyon 12. Ito ay matapos silang sumailalim sa Package of Technology Training on Coffee Production noong February 21 sa Coronadal City. Layunin na naturang aktibidad na may lahat sa mga coffee farmer ang mga naaayong teknolohiya upang mas mapalaki pa nila ang produksyon ng green coffee beans sa rehiyon. At sumain niyo mga kaagri ang unang yugto ng mga istoryang dapat niyong malaman ngayong Linggo. Narito pang ibang kwentong dapat niyong abangan sa aming pagbabalik. Asahan na ninyo mga kaagri na mas marami pang mga proyekto ang ipatutupad ng Philippine Rural Development Project sa Mindanao dahil sa karagdagang pondo na aabot sa 398 milyon pesos. Ano-anong mga proyekto kaya ang kabilang dyan? Tunghayan mamaya sa ating PRDP Corner. Mas maraming grupo ng mga magsasaka na ang nakatatanggap ng mga makinaryang pansakahan mula sa DA. At sa panibagong istorya ng ating umaasenso segment, ang New Life Farmers Association naman ang ating kinumusta at pinuntahan. At aming iisa-isahin mamaya mga kaagri ang mga programa at serbisyong maaari niyong ma-access mula sa Philippine Carabao Center. Makakasama natin si PCC 12 Center Director Benjamin Basilio sa ating Agri Talakayan. Sundan ang detalye ng mga istoryang yan mamaya mga kaagri sa pagbabalik ng AgriTayo Soc Sergeant. Ang pamilya ko, mahirap masatisfy sa pagkain. Kaya ang solusyon ko, All Around Cassava. Pampalusog sa health conscious. Ulam para sa mapili. Dessert para sa lahat. Sarap ah. Kasagana sa sustansya. Napatunayang pampababa ng kolesterol at pangalis na stress. Parang laban din sa rheuma, fever, headache at marami pang iba. All Around Cassava. Kasagana sa sustansya. Kasarap-sarap pa! Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin nyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na eh! Salami dyan! Boy, sarap na! Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Mga
Agri, kasalukuyan pa rin kayong nakatutok dito sa Agri Tayo Sock Sergeant. Mga ka-agri, niluluto na ng Philippine Rural Development Project Mindanao ang mga sub-project na ipatutupad nito sa isla matapos maaprubahan ang 398 million pesos bilang inisyal na karagdagang pondo mula sa World Bank. Ang PRDP report na yan, ihahatid sa inyo ni Carl Ulysses Aguilion. Patuloy sa ngayon ang paghahanda ng Philippine Rural Development Project sa prioritization scheme nito na mga proyektong pang-imprastruktura na ipatutupad dito sa Mindanao. Kaugnay nito, naglabas na ng guidelines ang PRDP upang matukoy ang mga karapat-dapat na lugar na paglalagyan ng mga proyekto base na rin sa proposal ng mga lokal na pamahalaan. Kung matatandaan, sa pagpasok ng 2018 ay naprubahan ng World Bank ang karagdagang pondo ng PRDP na nasa $170 million o nasa 8.5 billion pesos. Samantala, nangunguna pa rin ang Region 12 sa Mindanao sa mga may approved na sub-projects sa enterprise component ng PRDP. Sa huling pagtatala, nasa 11 approved at ongoing sub-projects ang ipinatutupad sa rehiyon na nagkakalaga sa 123 million pesos. Kabilang dito ang mga proyektong para sa expansion at enhancement ng produksyon, pagpoproseso at marketing ng mga nungunang commodities sa Region 12. Sa kabuuan, nasa 398 million pesos ang nakalaan sa buong Mindanao para sa pagpapatupad ng mga enterprise sub-project ng PRDP. Naguulat para sa AgriTayo Sock Sergeant, ako si Carl Aguillon. Mga ka-agri, batay sa ulat ng corn program ng DA-12, daan-daang grupo na ng mga magsasaka ang nabiyayaan ng corn tractor noong 2017. At isa na nga sa mga ito ang New Life Farmers Association na nakabase sa Barangay Tamped sa Matalam sa North Cotabato. Ang kanilang taus-pusong pagpapasalamat sa gobyerno dahil sa makinaryang kanilang nakuha, panoorin sa umaasenso report ni student intern Ryan Tumonas. Matagal ding naging hinaing ng mga magsasaka ang pahirapang pagingi ng tulong mula sa pamahalaan. Ngunit nang nagsimula ng mamuno si Secretary Emmanuel Piñol sa Department of Agriculture, laking pasasalamat ng mga ito dahil kung dati sila ang pumupunta sa mga opisina ng gobyerno para humingi ng tulong, ngayon gobyerno na ang lumalapit sa kanila upang alamin ang kanilang mga kinakailangang proyekto. At isang magsasaka ang magpapatunay na naging kasiyasiya na ang pamamalakad sa pamahalaan. Siya ay si Ginoong Giovanni Aluki na pinuno ng New Life Farmers Association sa Barangay Taguranaw sa Matalam sa North Cotabato. Ang kanyang samahan ay nakatanggap ng isang traktora ng libre mula sa DA. Ayon sa kanya, traktora ang kanilang naisipang hingiin upang mas mapadali pa ang pag-araro at pagtatanim sa kanilang maisan. Mas tumaas rin aniya ang kanilang produksyon kung gagamit ng traktora ang mga magmamais dahil sa mas maayos na land preparation. Mahalaga din po yung traktor kasi mas lalo na po sa mga farmers mapadali yung pagtanim kasi hindi na po tayo hindi na po tayo magamit ng kalabaw. Then mas madali yung pagtanim ng mga farmers dahil sa traktora po kasi sa isang araw ilang ektarya ang kanyang maararo. So mapadali yung pagtanim ng mga farmers. Sa production talaga ay makikita natin mas i-compare natin sa dati, mas mataas siya kasi yung makita natin yung pagtubo lang po, lalo na po yung mais, maganda yung kanyang tubo kasi yung lupa kasi iba kaysa araro ng kalabaw kasi sa traktora kasi yung cultivate talaga yung lupa. So mas mataas yung kanyang production po. Yung dati, yung sa kalabaw din po, yung maka-harvest ng tayo ng mga isang ektarya, mga 80, 90, pero ngayon makalampas tayo ng 120, ganun sir. Dagdag pa ni Ginoong Giovanni, labis ang tuwa ng mga magsasaka sa kanilang lugar dahil full grant na ang binigay na tractor ng DA. Sa ngayong administrasyon, walang equity na pagkagandang administrasyon po kasi nakikita natin na yung mga tao pag humingi sila talagang makatanggap sila kasi wala na po kaming counterpart, wala na po kaming pira na ibigay pa sa DA. Oo po. Paglalahad pa ni Ginoong Giovanni, napawi ang lungkot nilang magsasaka dahil sa ngayon ay nabibigay na sa kanila ang atensyon at intervensyong kanilang kailangan.
Dahil sa malaki ang pagbabago na nangyari sa gobyerno, ipinaabot ni Ginoong Giovanni ang kanilang malulutong na pasasalamat kay Pangulong Rodrigo Duterte, Secretary Piñol, Director Mila Casis at sa lahat ng mga taong tumulong sa kanila upang mas maiangat nila ang kanilang estado sa lipunan. Gusto ko lang pasalamatan una po sa inyo kasi nandito po kayo, pinupuntahan kami kahit sa hirap ng daan, sa hirap ng ano ng inyong nadaanan. Pumupunta kayo dito. Especially siguro, gusto ko rin pasalamatan si Sir Manny Piñol sa kanyang administrasyon. Talagang napagkasarap damdamin, napagkasarap isip-isipin na yung mga farmers po ay hindi na po nahihirapan. Kami po nasa bundok, masasabi ko na remote area, nasa malayong lugar na po kami. Pero naramdaman namin na yung administrasyon ni Sir Manny ay nakaabot na sa amin. At yan ang ating Umasenso Report. Ako si Ryan Buenaflor Tomonas. Mga kaagri, sinusulong ngayon ng Philippine Carabao Center ang mga programa at mga advokasya nito, lalong-lalo na pagpapalakas ng produksyon ng kalabaw sa bansa. At sa ating agri talakayan, nakapanayam ni student intern Norfa Salipada si PCC 12 Center Director Benjamin Basilio. Sapat na pagkain para sa lahat ng Pilipino. Ito ang sigaw ng agrikultura sa ating bansa ngayon. Isa sa mga nakikitang industriya na maaring sumuporta sa adikaing ito ay ang pagpipreserba sa kalabaw bilang isang icon sa food production. Gayunman, ang Philippine Carabao Center o PCC o ang industriyang salig sa kalabaw ay nariyan upang tulungan ang mamamayan, lalo na ang kabataan na tangkilikin ng trabahong kabukiran, lalo na ang pagkakalabawan dahil naghahatid ito ng pagpapalago ng kita at produksyon ng pagkain sa ating bansa. Matagal nang inumpisahan ng PCC ang kanilang hatid serbisyo sa mga magsasakang manggagatas upang matulungan silang maparami ang lahi ng kalabaw at maiangat ang kanilang kita sa pamamagitan ng wastong paggamit sa pagkakalabawan. Pero ang karamihan sa mga mamamayan ay kakaunti lang ang kaalaman sa serbisyong hatid ng PCC. Nitong ika-22 ng Pebrero sa taong kasalukuyan, nagkaroon ng inisyatibo ang PCC upang magkaroon ng pagpupulong at talakay ng Carabao Development Program ng PCC kasama ang iilang media personalities sa rehiyon upang matulungan silang makilala ang serbisyong kanilang hinahatid at mapaigting ang kaalaman ng mga tao. Ating nakapanayam si PCC Center Director Benjamin John Basilio sa Kabaka North, Cotabato. Para sa kaalaman, ating alamin ang advokasiyang isinusulong ng PCC. Napakaganda itong programa na ito kasi sa ngayon, ramdam na ng mga tao yung services namin. But hindi na alam, sa Philippine Carabao Center pala yun. Gusto namin malaman na maliban sa IEC materials na binibigay namin, yung mga trained namin na LGU technicians to do artificial insemination na magsabi na itong program ng Philippine Carabao Center, nandito pa rin kayo sa media, sa print media, sa radio, sa TV, parang ganun. At of course, the DA, kayo yung pinaka-partner namin. Hopefully, no? Based nga sa survey kanina, konti lang nakakaalam, ilan, 70% lang nakakaalam sa services ng Philippine Carabao Center. But marami pa rin din nakakaalam, but na-feel na nila at naka-enjoy na sila sa services ng Philippine Carabao Center. Pero hindi na alam, Philippine Carabao Center pala nag-spearhead. So parang gano'n, so kailangan namin talaga kayo dito. Kasi ang sa kanila, more on upbringing program lang, upgrading program lang. But gusto ko maintindihan yung deeper. Ano ba yung deeper? Ibig sabihin, may livelihood side. No, maliban sa binente lang kalabaw nila, okay, binente lang kalabaw nila, meron na sila kita. But ang gusto ko maintindihan, yung araw-araw na supposed to be nakita nila at na maging healthy ang family. Para ibig sabihin, at the end of the day, pag mag-harvest na sila ng rice o corn nila, malinis na. Malinis na ibig sabihin net, hindi na sila mag-utang kung saan-saan pa sila mag-utang sa 5-6 o saan-saan. Bakit? Kung everyday na may gatas, araw-araw na may kita, so may mapabaon pa sa anak nila, may alam mo na mga housewife,
Matipid yan. May maiwan pa, mamaliba sa mga gamit sa kusina araw-araw. May pambili pa ng fertilizer, may pambili pa ng chemicals later on. So yun ang gusto ko maintindihan. Initially, ang involved dito, yung Carabao owner. Carabao owner na the fact na sana mas lalo nang ma-appreciate na ang Carabao hindi lang pang trabaho. Meron pa siyang added role. Kaya sabi natin, okay, nag-influx na ngayon ang farm machineries. Nandiyan na yung mga rice harvesters, corn harvesters, parang ganyan. So, nadi-displace na ang Carabao. But ngayon, gusto natin, may konting shift na sa role ng Carabao na kung saan pwede rin pala siyang gatasan. Turo natin sa mga farmers natin. We are milking our Carabao for 305 days. So, ibig sabihin, kahit nabuntis na yung Carabao natin, pwede pa siyang gatasan up until 8 months ang kanyang pregnancy. Dito, ang tinitignan natin, hindi lang livelihood side, kundi tinitignan din naman natin na ang family, kailan mag-inom din ng milk. Mag-inom din ng milk. Kasi alam natin, sabi natin, no, ang milk is para sa, kung lang, para sa mga infants lang. No, kailan din naman natin. Why? Kasi alam natin, sa protein composition na makikita sa fresh milk, galing mas sa Carabao, galing mas sa bako, sa kambing, meron tinatawag na alpha-lactalbumin, fighting cancer cells. Alam natin, ngayon, hindi lang ang cancer sa mga ladies, sa mga babae, pati sa mga lalaki may mga cancer na rin, colon cancer at everything else. So, if we are drinking fresh milk, so, medyo assured tayo, medyo confident tayo na, oh, hindi ako tatamaan yan. Okay, lahat naman tayo may cancer cells. But, kung more than, kung sobra, sa kaya ng katawan natin ni handle, doon ang papasok yun. Alam nyo, ngayon, 1% lang sa liquid milk ang napuproduce natin. 99% of our liquid milk alone, ha, galing pa sa labas. So, tapos napupunta yung pera natin, yung mga dollar natin, napupunta doon sa mga milk producing countries na yun. Well, supposed to be, dito sana sa atin. So, sa akin, ang market probably is not a problem. Ang importante, advocacy, tulungan muna natin na napalakihin yung industriya ng paggagatas ng Carabao. So, ang sa akin, organize muna natin ang mga farmers, parang ganon. Tapos, appreciation probably. Tulungan natin na inform talaga yung mga female Carabao owners, native ka man, crossbred ka man, o purebred naman, na hindi pa nila alam yung program ng Philippine Carabao Center, na nandyan ang Philippine Carabao Center. So, bawat probinsya, meron tayong provincial artificial insemination coordinator. So, municipal level naman, meron din tayong mga municipal artificial insemination coordinator na pwedeng kontakin. So dito ang partners natin, of course, the DA. So punta lang sila sa LGU, sa DA, no, at magtanong sa municipal agriculturist, then ipapasa yun sa livestock coordinator, which is most of our majority, halos lahat talaga sa mga munisipyo natin ay may livestock coordinator. If in case na they need assistance of our staff, i-program lang natin kasi naka-plano na lahat ang program namin. But pwede natin isingit yun, lalong-lala doon sa mga munisipyo na walang trained AI technicians. At libre ito. Wala itong bayad. Maliban sa mga pure na village-based technicians na meron tayo sa North Cotabato, meron tayo sa Tulunan, at meron tayo sa Pigkawayan. Ito, maniningil talaga sila. Bakit? Trained na rin sila ng Provincial Vet Office to do the animal health, yung mag-injection ng vitamins, personal na nila yon, sila yung naniningil. At maganda yun dahil buhay-buhay na rin sila. At inyong natunghayan, mga kaagri, ang mga panibagong balita at mga kwentong pang-agrikultura. Sana sa susunod na linggo, mga kaagri, ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito lang sa Agri Tayo Sock Sergeant. Ang sarap ng isda, pagkat mayaman ang lugar, sa palay, mais, kape, goma at saging, gulay, isda, manok at mga kambing. Isa na namang magandang pagkakataon, mag-agrikultura rito sa ating reyon. Mang isda, magtanim para may aanihin, may kikitain, magpuna ng pangarap, aani ng magandang buhay. Ang
care.